Okay, welcome to my YouTube channel. Okay, disclaimer po muna tayo. Ito lang naman ay para dun sa gustong gumaya. Para at least, hindi natin to ipinipilit. Nag-try tayo ngayon, try natin kung magkakaike. Kung magiging magkakaroon siya ng mabuting mangyayari. Okay? Ito po ay CT125 Baja. Kasi lagi siyang nasisira. So, laging nasisira yung part ng Baja dito sa ito, ayan. Yung ating needle bearing, common na stick bearing kung tawagin, ay laging nasisira yan. Kasi ang kung papansin ninyo ang CT125, kagaya rin ng CT100, nasisira din yan. Yung main shaft, pwede yung main shaft. Doon yan nakatagka doon sa mismong needle bearing. So, wala siyang daan ng langis, sa madalit sabi. Nakita nyo? Naka-block. Unlike sa mga barako, sa design ng Kawasaki sa barako, nagsi-circulate yung mga Raider 150 natin. Nagsi-circulate yung mga STX, diba? Meron din yan. Nagkakaroon ng circulation yung oil para malubricate yung each part, lahat, kabuuan ng pyesa ng motor. So yan yung ating CT125. Okay, so try lang natin. Nagkaroon ako ng binutasan natin dito, ito. Pino lang yan, maliit lang yan, manipis. Ayan ba yung pangbutas natin dyan? Ito. Ito yung ginamit kong pang ano, stiff lang. Ayan. May pangbutas natin dyan. Ayan. Ayan, makakabili ka nyan sa Shopee. Ayan o. So, binutas natin doon. Pinutas natin yan doon. Ayan. Doon sa tapat ng bolt ng crankcase. Sa tornilyo nga ng crankcase. Ayan. Ayan. Okay. Tapos ngayon, saan tayo kukuha ng pinanggagalingan ng langis? So dito tayo kukuha, dito sa reservoir ito. Kasi ito yung bucket papunta ng cylinder head. Ayun o. Ayun o. Dito yan. Ayun o. So yan, makita nyo yung holes dyan, yung hole. Ayan. Ito yung daanan ng langis, pakiat, papuntang camshaft. So, ngayon, ang ginawa natin dyan, dinry kong butasan dito para magkaroon ng mist papunta sa dito sa transmission. Okay? Hindi man saktong-saktong pumasok dito yung langis sa mismong needle bearing. Kasi babanggain yan itong itong shift drum. Ayan. At least, makita nyo, mga paps. Ayan o, dun tatama yan eh. Dun yan tatama. So, sana, magpapasukan niya itong ating needle bearing. Malubricate niya yan. So, halimbawa, let's say, nakakabit ang ating transmission. Siyempre, may shift fork pa yan dyan. So, yan.
once na papasukan dito ng langis, bubugahan niya yan. Wait. Sana ma-spray niya yan. Kung bumagsak duman dito, bumangga rito sa mismong ship drum, bumagsak sa gilid ng crank shell, sana maabot. So, ang ginawa pa rin natin dyan, kasi nga, kagaya nito, kung titignan nyo ito mga paps, may washer pa yan. Kung papansinin yung washer na original niyan, may hindi siya pure circle. Kumbaga mayroong mga hukay diyan. So dinagdagan pa natin 'to ng mismong tabas para maka-penetrate yung oil. So ito, normal ito, mayroong ganito na talaga, may hukay na yan diyan. Pati rito ganyan. Parang ganito yan. So pinukayan pa natin, hinukayan ko pa yan para mas yung mismong mixture maka-enter. Yung mixture ng oil maka-enter dito sa ating needle bearing. At the same time, nilagyan ko siya ng hukay rito para yung splash sa ikot ng transmission mabato niya para maka-penetrate yan. Kasi kung titignan nyo ang badya, nilagyan nila na ng design niya. Nilagyan nila ito ng ano, separator. Nilagyan nila mga separator, oil separator, para yung langis ay siyempre pag may oil dito hindi siya masyado makalabas. May higupin ngayon ng maano nung mismong transmission, pero hindi siya masyadong nalalagyan ng langis eh. Ang naging problema pa ng CT125, hindi natin sinisiraan ang badya sa pagkakagawa niya sa CT125. Pinakikita lang natin para hindi kagaya ng CT100 na kung magkaroon na ng problema yung to, tong needle bearing. Kasi ang magiging problema nito yung hard shifting pagdating sa second gear. Ramdam to sa second gear. Yung hard shifting ng cambio. Ibig sabihin nun, may damage na ang needle bearing mo. So yung ginawa diba sa CT100, we-weldingin mo lang dito sa labas. Dito yan, oh. Diba dito? Eh ngayon, ang problema rito sa CT125, naka mabanggangan din siya sa cover ng stator. So paano natin matatanggal 'yan, 'di ba? Unlike do sa sinaunang badya 100, narito lang 'yan. Pag winelding mo diyan, matatanggal mo na, sasalpak mo na siya ng bago. O, 'di ba? 'Yun naman ang isang medyo hindi pabor dito sa ating CT125. Okay? So yun na, nag-try lang natin dito. Tapos ngayon, naisip ko dyan, butasin ko rin dito para ngayon, hindi natin bubutasin dito, pero pwede natin butasin yan dyan. So, ang ginawa natin, instead ng butasin natin dyan, yan, yung gasket ang ginipitan lang natin. Kinat. I mean, cut. So, yan. Manipis lang yan. Siguro mga 1 millimeter, 1.2 millimeter lang yan. Medyo lang malaking tingnan dito sa video natin. Okay? So yan. Yan lang yan. Cut. Kasi ito, mapupuno ito ng langis. Galing oil pump. Kasi galing yan, bubombahin niya, paitas yan. Papuntang camshaft. So ngayon, magkakaroon siya ng split. Ito, may tornilyo pa ito, di ba? Narito pa rin yung tornilyo niya, nakakabit pa rin yung tornilyo. Pagpasok niyo ng langis dyan, dito yan lalabas. Okay? So, mag-i-splash yan. At least, hindi man siya mag-i-splash, dumaan dyan sa crankshell, pababa. Sana, makapenetrate siya rito. Sana, hindi natin na, hindi naman tayo, ano, at least na-try lang natin yan. Hindi natin pinagagaya, una-una. Disclaimer pa rin tayo, hindi natin pinagagaya, baka magkaroon ng problema. Ngayon, malalaman natin kung kinabit ko na, malalaman ko yan kung maganda ang bomba ng langis ay taas. Okay, ha? So, at least, yan, pwedeng maging isang solusyon. Kung hindi man, eh, pasensya na kayo. Pero yan, malay natin, di ba? Kailangan natin mag-try. Kasi nga, laging na ano to. Pero yung iba naman na ginagawa rito, tanong ko yung ating mga kaibigan, mekaniko dyan, ginakabitan nila ito ng ball bearing. May nagsasabi na matagal, tibay. May nagsasabi naman nasisira din. Okay? So, ito,
limitan natin ng needle bearing, mura lang yan sa online. So yan, at shout out po sa ating mga kaibigan, sa ating lahat na ating mga YouTube friends. Okay po, at salamat po sa inyong panonood. Okay po, at lagay na po na natin dito sa screen yung ating mga boss. Shout out sa inyong lahat, mga boss. Thank you. Thank you again. Thank you for watching. Thanks for watching and shout out kay Boss Erwin Regado. Shout out sa iyo, sir. Kay Kuya Erwin. Kay Bishumoto ng Palawan. Salamat sa iyo, Master ng Palawan. Thank you po. Kay Melvin Sonyo. Kay Dreamboy. Kaibigan, Dreamboy. Paring Dreamboy, kumusta na? Kay Bernhard Maslam. Shoutout sa iyo, sir. Kay Jan Dominic. Thank you. Kay Sir June Mark Acusar. Yun. Thank you, sir. Mark Vincent. Charles Alley. Ang hirap nun, ah. Kay Wild Hugs. Shoutout sa iyo, Wild Hugs. Kay Nas Maintown. Kay MM June Medrano. Kay James Santua. Kay Jean Slopor. Kay Sir Larry Supremo Duper. Kumusta ng Batangas, sir? Shoutout sa'yo, idol. Kay Burnok. Shoutout sa'yo. Kay Arbigas Gaming. Kay Christine Ocampo. June Ribs. Shoutout sa inyo, sir. Jemhar Katil. Shoutout. Jeffrey Santos, idol. Kay Romel Jamela. Shoutout sa iyo. Mogs Mogar. Sige. Kay Idol Josephie. Kay Tristan Mabia. Kay Noemi Salik. Bisyo Boto ng Palawan. Say, sir, kumusta, idol? Palanga Official. Thank you. Thank you. Kay Mogar, again. Boss Nas Jaiman Hudan. Shoutout sa'yo, Master. Kumusta? Ang pinakapogi. Nashers TV. Shoutout sa'yo, Nashers. Kay Acero Warzero. The legendary Acero. Shoutout sa'yo, sir.